Ang panig na napunta sa amin ay sabong panlaba. At tingnan mo ang ginawa ni Odessa, ginawa niya. Ang napunta sa amin panig ay sabong panligo. Usapin na ating pagdedebatihan ay ang haba naman ito. Haba yung reaction. Magkukwento muna ako ha. Sabi nila, ang paghuhugas kamay ay hindi pag-ako ng kasalanan. Ang tanong, anong sabon ang ginagamit sa paghuhugas kamay? Sabong panlaba o sabong panligo? Again, madlang onliners, Miss Q&A Queens, sabi nila, ang paghuhugas kamay ay hindi pag-aako ng kasalanan. Ang tanong, anong sabon ang ginagamit sa paghuhugas kamay? Sabong panlaba o sabong panligo? And sa ating round 1, ang ating last level, meron lamang 45 seconds again, Sister Mitch. So, mauuna na kami. Yes, yeah, sige, mauuna na kayo, te. Nadidrain yung utak ko. Kaya lang yan, oo. Okay. Fun. So, my 45 seconds starts now. I believe, sa paghuhugas kamay, kailangan, atarka lang. Ang tanong, paghuhugas kamay, sabon panlaba, syempre, bakit? Marami kasi nagagawa ang sabon panlaba, hindi lang siya basta nakakahugas at nakakalinis ng kamay. Tandaan mo, sa paglalaba, maraming mansya. Siksik sa mansya, yung iba hindi na natatanggal. Pero, dahil sa mauso sabon panlaba, nalilinis, natatanggal, bumabalik sa puti. At tulad ng paghuhugas kamay, parang damit yan. Pag nakita mo maputi, akala mo kahit kailan hindi na mansyahan. Akala mo kahit kailan hindi na dumihan. Dahil sa paghuhugas kamay, kailangan mo magpanggap na wala kang ginawang mali. Kaya dapat talaga sabon panlaba, dahil ikukumpara mo ang sarili mo sa isang damit na marumi. Na pag nalaban yan, kailangan mapakita mo na muli kang malinis at wala kang alam. Yes! Yes. Ang galing! Eto na! Ayun ba yun? Yun na ba yun? So, ako na, my timer starts up. Juliana, gusto ko i-remind sa'yo na ang tanong ay anong magandang panghugas pag ikaw ay may kasalanan. Unang-una, hindi damit ang dapat, pasabong panlaba ang ginamit mo, damit ang kailangan linisin. Unang-una, hindi damit ang may kasalanan, kundi yung mismong tao mismo, kaya ka naghuhugas. Kinakailangan mismong sabong panglaba o sabong pampaligo ang gagamitin mo kasi yun ang nararapat sa katawan ng tao. Tsaka sabong pampaligo, hindi lang sa kamay pwede mong hugasan, sa buong katawan, ibig sabihin, it cleanses your whole body and soul. Diba? Ibig sabihin, 100% na malilinis ang buong pagkatao mo at hindi kinakailangan yung sabong panlaba ang uhugasan mo at gagamitin dahil hindi naman damit ang katawan mo para maghugas ng kamay, kundi yung mismong pagkatao mo. Yun yun. Meron pa? Oo, huwag mo ikukumpara yung damit sa tao kasi ang tao, pag naman siya, Okay. Salamat, Mitch. Yun. So, round 2 na tayo ng competition. Meron lamang 30 seconds each team sa loob ng 2 minutes para magpalitan ng mga kurukurat opinion. So, pwede na natin ito ipasa sa ating mga co-members. At yun ang gagawin ko talaga. Uumpisahan na natin ito. And my 30 seconds starts now, Mitch, ang sinasabi ko kung bakit ko kinukumpara ang isang katao sa isang damit, ganito lang yan. Pag sinabihan ka ng nanay mo na maligo para hindi magkasakit, hindi mo maiwasan na kahit anong sabon panligo ang gamitin mo, magkakasakit at magkakasakit ka. Pero, ang katauhan ng isang tao pwede mo ikumpara sa isang damit. Bakit? Pag isang damit na madumi, may mancha, may putek, pag nilaban mo maigi yan, magmumukha ulit na malinis yan. Kaya nga naguhugas ka, may ibig sabihin, nagpapanggap na hindi madumi. Dahil ang katotohanan, kahit anong linis mo sa isang tao, kahit anong babad mo. Juliana, bakit kailangan mo ikumpara ang paghuhugas sa kamay sa damit? Kung mismo may tao na, na may sabong pampaligo na mismo na para sa tao gagamitin, hindi mo na kailangan ikumpara pa ang kasalanan mo sa damit na may mancha. Kung mismo ang tao mismo, ipwede mo nang gamitin ang sabong pampaligo from head to foot na malilinis ka. Diba? Huwag na tayong gumamit pa ng ibang bagay kung mismo nasa katauhan mo na ang kailangan linisin. Diba? So, nililito pa natin ang mga madlong onliners. Yung katawan mo mismo, pampaligo mismo. Hindi mo ba alam na sa squatters area kung saan mahihirap ang mga tao minsan, kung ano yung sabon na ginagamit nila panlaba, yun na rin ang pinaliligo nila? Bakit? Bakit ba sila gagasin sabon mabango para panlinis sa katawan nila kung alam naman nila na pwede rin silang maging malinis sa sabon panlaba? Bukod sa pagpapaligo nila, pwede silang makalinis ng damit. Pwede silang makapunta kung saan nila gusto na magbumukha silang malinis. Kaya ako sinasabi na pwede kong ikumpara isang tao sa isang damit na
na marumi. Bakit? Kasi doon pa lang makikita mo na naguhugas kamay ang mga taong marurumi. Huwag mo sa... Hindi lahat ng naliligo. Huwag mo sasabihin na ang mga nasa squatters area ang ginagamit na pangsabong panlaba at panpaligay isa. No, hindi mo din ba alam na sa mga yayaman, ang ginagamit na pampaligo ay ginagamit din panlaba. At saka una-una hindi sila pwedeng gumamit ang panlaba sa kanilang katawan dahil mai-irritate sila. Di ba, Odessa? Ang pinag-uusapan natin dito ay paghuhugas ng kasalanan. Kilala mo ba si Pilato? Oh, diba? Si Pilato, ginapit niya ang panghugas na kamay. Mabango! Wala pang mabahong sabon noon. Wala pang sabong panlaba noon. Sabong sa panligo. Kaya ginamit ni Pilato, sabong panligo. Kilala mo ba yun? Ang galing mo doon. Alam mo, pare, no, wala sabong panlaba, pero may sabong mabango. Totoo. Go, wala pang sabong panlaba noon. Alright. Totoo. Halika na, Mitch. Wala na to. Idol na pala. Alam mo, hindi ako makipag-debate kay Odessa na naabutan niya si Pilato. Naabutan niya? Di ba ang lakas? Bakit ba si Odessa nakakaloka? Ang maganda, ang lakas ng trip niya. Nakarating pa sa Jesus Christ era. Nagbabasa lang. Di ba? Ay, gusto kayo, gusto kayo. At nabasa mo na noong panahon na yon. Wala kang sabong panlaba. Pero? Sabong panligo ang ginamit si Pilato. Totoo. Totoo nga naman. Totoo. Para magugas sa nakasalanan niya, di ba? Nakakaloka si Odessa. Alright, so last round na, Mitch. Meron lang tayong take 15 seconds para sa ating huling kurukurat opinion sa loob ng 1 minute. At mauuna na ako. Go. And my 15 seconds starts now. Again, ang pinag-uusapan dito, ano ang ginagamit sa paghuhugas kamay? Ibig sabihin, nagsisisi ka sa mga ginagawa mo, kaya ka naguhugas kamay. Bakit mo ba nilalaban ng isang damit? Bakit mo ba minsan ginagamit? Pag nakagat ka ng aso, ano bang ginagamit mo? Di ba minsan sabong panlaba? Ang sinasabi mong paghuhugas sa kamay, hindi yun, kumbaga pagsisisi yun, di ba? Pagdadama yun sa iba. Tsaka ang pinag-uusapan natin, ginagamit na panghugas kamay, hindi panghugas damit. So, kailangan sabon pampaligo. Bakit pag sinabi ba paghuhugas kamay, hindi ba pwede panghugas sa kamay, sabon panlaba? Tatandaan mo, minsan sabon panlaba, hindi lang nasa labahan. Minsan nasa lababo din yan. Totoo. 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 Paghuhugas kayo plato, naguhugas ka na rin ng kamay nun. Totoo. Alam mo bakit? At hindi mo rin ba alam na ang sabon pampaligo, nasa lababo din yan. Kapag maghuhugas ka. Diba? Maghihilamos ka. Hindi lang plato, buong katawan. Ganon. May kasalanan ka dito, may kasalanan ka dito, may kasalanan ka dito. So, di ba? Ganon! Ganon! Pagin na natin si Neri Go Round! Paso! Para sa resulta for today. Ano ba naman niya naman? Maawa naman kayo sa team nila. Anong mali sa ginawa namin? Maawa naman kayo sa team nila. Hindi! Anong mali? Ang mali.